So, hello guys, and welcome back po sa ating YouTube channel. So, gaya na nakikita ninyo guys, sa ating title sa ibaba, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Kasi nga, ang ating gagawin ngayon is itatanim natin or ayusin natin yung ating mga pothos plant o mas kilala sa tawag na money maker plant. So, andito po ako ngayon sa bahay ni Dransel, sa aming maging bahay. And wala siya ngayon kaya tayo ay makakapag-film ng ayos. Kasi nga, dumaan lang ako kasi kanina is nag-deliver ako ng mga paso. So, ganito yung itsura ng mga paso na binibenta ko. Or yung aking, yeah, binibenta. So, ayan, nagdala din ako dito sa amin na, dito sa bahay namin, maging bahay namin ng mga halaman. So, ito is ganito siya. Yan, ganito yung inano ko kanina, diniliver ko. And, yan, bagong dilig ko sila. Gustong-gusto nung kumuha yung kulay. So, ayan, ako po ang nagpaint nito. And, kinustomize ko lang siya. And, yung aking, hindi ko alam kung natawag dito sa halaman na to. Medyo nag-yellow na nga siya, hindi ko alam kung bakit. So, dito lang siya sa loob ng bahay. So, sana makasurvive siya. Makasurvive siya. And then, itong isa, it's itong ombre na clay pot. So, basa din siya kasi siya ay akin ding diniligan ngayon. Binabad ko kasi nga, pag yung isa lang, si Dransel lang nandito, hindi niya pinapakalman yung mga halaman. So, kawawa naman. So, ito is bacularis ata ang ano nito. Parang kapamilya din siya nung snake plant. So, nilalagay ko lang siya. Maliit lang siyang paso, tapos nilalagay ko dito sa loob. Binigay lang to sa akin ni mama. So, ayan. And may mga iba pa akong mga, halos lahat ng binibenta kong mga paso is yung maliliit lang or yung pang mga, pang table, pang decorate, yung pwedeng-pwede din sila sa mga succulents. So, ito na ang ating bida ng ating vlog ngayon, yung pothos plant. So, ito, yan. Yes po, siya po ay isang vine. Ayan. Hindi ko po alam kung anong klase or anong variety ito ng pothos plant. So, sa mga may alam po or yung maghahalaman po talaga dyan, pakicomment naman po sa baba o sa ating comment section kung ano po klaseng halaman to para rin po alam ko. Kung anong klaseng variety itong aking pothos plant. So, ang gagawin ko sa kanya ay ihahang ko siya, itatanim ko siya, and ihahang ko siya dun sa may CR. Kasi pwedeng-pwede daw to sa CR and nakaka-survive siya sa yung konti lang yung sunlight. So, air purifier din daw siya. Ito. Sabi, nakita ko sa research ko and lilinisan ko lang siya and ilalagay ko siya muna sa water o kaya itatanim ko na din siya. Para merong halaman dun sa CR. So, ayan guys. Samahan nyo ako na maglinis ito ating pothos plant. Down, yeah. I've been feeling so, I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down? So, nakita niyo naman guys, meron akong isang pothos plant na sobrang haba na ng ugat niya. So, nandito siya sa pagitan. So, ang gagawin ko is puputulin ko to and ito yung aking magiging pinakang puno ng ating pothos plant na ilalagay natin dun sa CR. Para kasi malaki na yung ugat niya. Oh my God! Lagay tayo ng mic. So, hello. May nagagawa kasi dito ng bahay. So, pagpasensyahan niyo na kung may maingay kayong maririnig. So, bali ito guys, na halaman na to ay
ililipat ko na lang muna siya kasi siya ay medyo yellowish na. And dito ko siya ilalagay. Hindi ka abot. Ayan. Dito ko ilalagay yung ating buksan natin ilaw. So, dito ko ilalagay yung ating potus plant and irerepat ko na lang siya. Dito ko siya ilalagay para pag bumaba siya or pag siya ay nagdahon na dito para maging maganda dito. Kasi ito lagay lang namin to ng ganyan. So, lalagyan ko siya ng potus plant dito. Para air purifier na din siya. And kaya dito ko siya ilalagay, ayan. Dito ko siya ilalagay sa clay pot na to kasi ito is mabigat. So, pag plastic yung pinaglagyan ko, may tendency na mahulog siya pag nasabitan or na hanginan. So, pag dito, medyo mabigat to, kaya dito na lang siya. Tulungan, tulung up. Samahan nyo na ako na mag-rip. Sa red na lang natin siya ilagay, siguro. Or blue, or red. Blue na lang. So, ilalagay na natin siya sa ating CR. Gas lang ako, kamawit lang. Or papatanihin ko muna siya kasi dinilig ko siya. So, paubusin lang muna natin yung kanyang tubig bago natin siya ilagay dun sa CR. Para hindi tumagas yung kanyang lupa dun sa pader. Madudumihan yung ating pader. So, di ba ang ganda nung vibe niya? O, di ba kahit nandiyan na siya sa tabi nung screen natin, ang ganda nung ambience kapag ka may halaman. So, intayin lang natin siya and lalagyan na natin siya dun sa kanyang magiging rest.
pwesto. So, sa ngayon, hindi nyo makikita yung kanyang ganda kasi nga, babago pa lang siyang tanim. So, update ko na lang kayo kapag siya ay humaba na. So, yun lang guys sa ating vlog ngayon and thank you for watching. Siyempre guys, kung bago lang din kayo dito sa ating YouTube channel, don't forget na rin to subscribe and hit the bell button para ma-notify din kayo once na mag-upload tayo ng ating mga panibagong videos. So, see you on my next vlog.